Hi! Hello po! Welcome back po sa my channel. So, nandito po ulit ako para magbigay ng tips. Mga simpleng pagkain na pwede nyo iluto at ihalo sa inyo ng mga amo. So, as far now, gustong-gusto naman nila, nauubos naman nila. Kaya, simple lang siya na pwedeng sundan. So, ito na po. Let's start! So, ito po ang ating mga ingredients. So, whole chicken, chili, cinnamon stick, cardamom, cloves, para po sa ating mga spices, meron tayong kamon, hot paprika, coriander, salt, chili powder. Of course, hindi mawawala ang onion, tomato paste, and oil. Ito siya. Ito siya lahat. So, mix lang natin itong mga spices. Lagyan natin ng tomato paste. So, tomato paste, siguro isa, 1 tablespoon na yan. So, 1 tablespoon. Dali lang. 3, dagdagan pa natin ng 3. 3 tablespoon. Then, oil, vegetable oil. 1, 2, 3, 4. 4 tablespoons is enough. So, mix lang. Mix. Then next, ilagay na natin siya sa chicken. Ilagay natin sa loob. Tapos, lagay natin, open natin sa loob. Spread lang natin. Ito niya, nasa loob yung sauce. Spread natin sa legs. Massage lang natin siya mabuti. Para kanapit ang lasa niya. Para tayo nagpapaligo ng manok. Kasa pili-pili. Busin natin. Sa
po. Salt siyang mabuti. Spread nyo lang mabuti yung sauce natin. Then, let's preheat the oven to 200. Temperature niya 200 degrees Celsius, up and down. So, preheat lang natin siya. So, guys, dahil wala kaming yung oven namin, hindi available yun. Parang nagigrill yung umiikos sa loob. So, pag wala kayo nun, pwede nyo gamitin to. Yung pang-baking. Kasi to, parang salo ng sauce para hindi naman tumapon sa ilalim ng oven. Tapos, ang ginagawa ko, tinatayo ko lang si chicken. So, itayo natin siya. Tara. Hanggang likod, grill siya. Wala kasi kami ngayon. Pang-grill na stick. Secure nyo lang na hindi siya malalaglag. O, diba? Tapos, lagay natin yung ibang sauce. Ngayon, binibigyan natin ng makeup ang ating chicken. O, nang joke ko. May tumawa kaya? Tapos kilikili. Then, after that, since na-preheat na natin ang ating oven, pwede natin siyang ilagay. Loob na. Okay na siya. So, wait. Since wala nga yung oven namin, walang pang grill, yung may tusok dyan, tapos may ikot siya. So, pwede nyo ibaba na lang si support. Then, ilagay natin tong chicken. Kasi, pag di nyo siya binaba, sunog ang kanyang ulo. Ilagay nyo lang siya. Then, close. Then, ang oras niya, 45 minutes or 50. Natin 50. Then, set na. Then, wait na lang. Chill-chill na lang tayo. Then, isusunod natin simplest way para gumawa o magluto ng rice. Next step, yung rice. Higyan natin ng konting vegetable oil, yung cardamom, yung cloves, yung cinnamon stick. Hintay lang natin siyang minute. Then, medyo takpan natin kasi pag uminid yan at biglang magkakaroon ng Superman a la cardamom dyan. Tapos, try natin takpan muna. Wait lang natin uminit. So, kadalasan ng Pinoy, ginagawa to. Inuuna yan. Kasi yung essence ng cardamom, yung mga spices na yan. Malasa siya, tsaka maamoy sa pagkain. Mabango. Kaya, advisable na gawin yan. Yung iba, hindi na yun na inuunang ang iprito yung mga spices na yan. Iba, pinapakuluan na lang sa tubig. So, ako, mag-prepared yung ganyan. Since okay na siya, nilagyan ko na siya ng tubig. So, yung tubig niya, depende sa dami ng bigas po. Basta lubog siya, yung kukulo siya. Hindi siya yung matitigang. Hindi katulad ng bigas natin sa Pinas. Pero yung iba, ganun ang ginagawa. Yung tiniiga lang sa tubig. Sa akin, kukuluan ko siya. Saka ko lalagay si bigas. Pag naluto si bigas, sasalain ko. Lagyan siya natin na konting salt. Kasi pag kumulo, hindi natin kumulo. Saan natin lalagay yung rice pag kumulo na. Okay guys, let's back to here. Since kumukulo na siya, pwede natin ilagay si bigas. By the way, yung bigas po natin, isinook ko siya sa water ng mga 30 minutes. So, bago niya siya ilagay dito, sa tubig, isook na po muna siya ng at least 30 minutes. Okay. So, tingnan yung level ng water niya. Pag-ibig naman siya. Pag-ibig natin siyang kumulo. So, malalaman niyo kung okay na si bigas. Pag kumuha kayo ng isang butil, tapos pag pinisahan niyo siya, nag-flat siya.
Ibig sabihin yun, 80% luto na yung bigas. Pwede na siya nating tanggalin at salain. So, mamaya papakita ko po sa inyo yan. Patakpan lang natin. Medyo open lang ng konti. Kasi biglang kumulo aawas yung water niya. Check natin yung chicken. So, let's see. 16 minutes left. Ang usok. So, ganyan siya. Tinan nyo. Diba? Ala Andoks. Yung mga may ilig sa Andoks, pwede nyo gawin yan. So, minutes left or 15, so wait pa tayo ng konti. So ito guys, pag prinest nyo siya, nagflat siya, okay na siya, pwede natin siyang tanggalin sa tubig at salain. So lagyan natin ng konting oil yung tubig lang yung ating kaldera, saka natin lalagay si bigas. Okay, i-even natin ang bigas. Patay ng konti dito. So, lagyan natin ang color. Saan natin lalagay si onion. Nag-trinay natin kanina. Tapos, pag wala kayong saffron, since expensive po ang saffron dito, pwede kayong gumamit ng food coloring. So, gumamit ako ng maroon. Spread lang natin. Then, yellow. Meron siya, diba? Ay bumagsak. Tapos lagyan natin ng chili. So, pakpan natin. Tapos malalaman siyang luto na, may umuusok. Pag binuksan mo siya at nag-usok ng ganyan, okay na siya. Pwede natin siyang tanggalin sa kalan. So, ito na, okay na ating chicken. See? Hindi siya sunog. Yan na lang siya. Yung sauce niya na nasa nakadikit, pwede natin yung tanggalin. Diba? Ikot-ikot. Tapos kung paano siya isa-serve, depende na sa inyo. Pwede niya siyang serve ng buo. Tapos lagyan niyo ng magulay sa loob. Yung boiled na vegetables, potato, carrots, ano pa man yan. Parang decorations. Or kung magusto ng amo niya ng maraming vegetable, pwede niyo siya lagyan sa palibot. Kung hindi naman, since hati-hati tayo sa chicken, inalagay ko sa, hinahati siya sa half, tapos pwede natin ipatong sa kanin. So, ganun lang po. Simple, di ba? So, that's all lang po today. So, thank you po ulit sa mga nanood. Na-share ko po yung aking recipe. Sana po nagustuhan nyo. And, paki-like and subscribe naman po. Paki-support po ako para makagawa pa ako ng maraming videos. Okay pa. See you in my next video po. Thank you. Bye-bye!